Magandang buhay mga bata, maligayang pagbabalik sa ating mother tongue-based class. Ang ating paksang aralin para sa araw na ito ay tungkol sa panghalip na pananong. Ano-ano ba ang ating tatalakayin na nakapaloob sa ating paksang aralin na panghalip pananong? Una, ang pagtukoy sa panghalip na pananong na isahan at maramihan. Pangalawa, ang pagbibigay ng gamit ng panghalip pananong. At pangatlo, ang paggamit ng wasto sa panghalip na pananong sa pagsasalita. Bago natin ipagpatuloy ang ating aralin, subukan muna nating sagutan ang unang pagsubo. Ang panuto, basahin at unawain ang mga tanong at isulat sa malinis na papel ang napiling sagot. Tandaan mga bata na ang pagsasagot ng unang pagsubok ay ang tutulong sa atin upang malaman natin kung tayo ba ay may nalalaman o may dapat pang malaman sa ating paksang aralin. Para sa unang bilang, ang panghalip na patlang ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, hayop, pook, pangyayari, bagay at iba pa. A. Panghalip pamatlig, B. Panghalip pananong, o C. Panghalip panao. Ang wastong sagot ay titik B, panghalip pananong. Para sa ikalawang bilang, ang patlang ay halimbawa ng pananong na isahan. A. Ano? B. Ilan-ilan? O C. Ano-ano? Ang wastong sagot ay titik A. Ano? Para sa ikatlong bilang, ang panghalip pananong na patlang ay ginagamit sa pagtatanong ng lugar. A. Kailan? B. Saan? O C. Sino? Ang wastong sagot ay titik B. Saan? Para sa ikaapat na bilang, ang patlang ay halimbawa ng panghalip pananong na maramihan. Titik A, ano-ano? B, bakit? O C, paano? Ang wastong sagot ay titik A, ano-ano? Para sa ikalima at huling bilang, ang panghalip pananong na patlang ay ginagamit sa pagtatanong ng dahilan. A. Bakit? B. Gaano? O C. Sino? Ang wastong sagot ay titik A. Bakit? Nasagutan niyo ba lahat ng tama ang mga katanungan sa ating unang pagsubok? Kung ganon, ituloy natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pagsasagot sa ating baliktanaw, kung saan sa ating nakaraang aralin ay tinalakay natin ang idioma o sa wikain. Para sa panuto, basahin at unawain mabuti ang tanong at piliin ang wastong sagot. Isulat sa papel ang iyong napiling titik. Para sa unang bilang, si Diego ay putok sa buho at walang kinikilalang ama. Ang idioma ay putok sa buho. A. Anak sa pagkadalaga ng kanyang ina. B. Namatay ang kanyang ama. O C. Iniwan siya ng kanyang ina. Ang tamang sagot ay titik A. Anak sa pagkadalaga ng kanyang ina. Para sa ikalawang bilang, nagtiis na magbatak ng buto ang magulang ko upang makatapos ako sa pag-aaral. Ang idioma ay magbatak ng buto. A. Magpaalila, B. Magtrabaho, o C. Magpautos.
wastong sagot ay titik B, magtrabaho. Para sa ikatlong bilang, huwag kang iinom ng alak dahil may gatas ka pa sa labi. Ang idioma ay may gatas ka pa sa labi. A, hindi pa maaari. B, may edad na. O C, masyado pang bata. Ang wastong sagot ay titik C, masyado pang bata. Para sa ikaapat na bilang, di mahulugan ng karayom ang tao sa pista ng Nazareno. A, sobrang dami ng tao. B, sobrang konti ng tao. O C, sobrang magkakalayo ang mga tao. Ang wastong sagot ay titik A, sobrang dami ng tao. Para sa ikalima at huling bilang, ang lupain na binili ni Sara ay di maliparang uwak. Ang idioma ay di maliparang uwak. A, makitid at maliit. B, malaki at malawak. O C, masikip at malawak. Ang wastong sagot ay titik B, malaki at malawak. Sana ay nasagutan nyo ng tama ang lahat ng tanong sa ating pagbabalik-tanaw. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Una, alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, sa hayop, bagay, uok, pangyayari, at iba pa. Ang panghalip pananong ay mayroon ding kategorya at ito ay ang isahan at maramihan. Ang isahan na panghalip pananong ay ginagamit lamang kung ang sagot sa tanong ay tumutukoy sa isa. At ang maramihan na panghalip pananong ay ginagamit kung ang sagot sa tanong ay tumutukoy sa dalawa o higit pa. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng panghalip pananong at ang dalawang kategorya nito, tingnan naman natin ngayon ang mga halimbawa sa bawat kategorya. At dahil alam na natin ang kahulugan ng panghalip pananong at ang dalawang kategorya nito, talakayin naman natin ngayon ang mga halimbawa na pumapaloob sa unang kategorya na isahang panghalip pananong. Una, ano? Ito ay ginagamit para sa hayop, bagay, katangian, pangyayari at ideya. Halimbawa, ano ang paborito mong pagkain? Ano ang pangalan mo? Ano ang pinakamasayang araw para sa iyo? Ano ang ginuguhit mo? Pangalawa, ang sino at kanino. Ito ay ginagamit para sa tao. Mga halimbawa, sino ang iyong guro? Sino ang naghatid sa iyo sa paaralan? Kanino ko kukuhanin ang iyong card? Kanina ipapasa ang iyong proyekto? Ikatlo, kailan? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa petsa at panahon. Tingnan natin ang mga halimbawa. Kailan ang iyong kaarawan? Kailan ka uuwi ng probinsya? Kailan mo kukuhanin ang iyong regalo? Ang ikaapat ay saan? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar. Tingnan natin ang halimbawa. Saan matatagpuan ang rebulto ni Dr. Jose Rizal? Saan ang daan papunta sa paaralan? Panglima, bakit?
Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dahilan. Halimbawa, bakit nababa ang iyong marka sa MTB? Bakit umiiyak ang iyong bunsong kapatid? Bakit nawala ang pera mo? Bakit napagsabihan ka ng iyong nanay? Para sa pang-anim, ang paano. Ito ay ginagamit sa pagtatanong ng pamamaraan. Tingnan natin ang mga halimbawa. Paano mo natapos ang proyekto sa science? Paano ka nakababa sa puno? Paano bubuuin ang mga puzzle? Paano mag-alaga ng isda? Para sa susunod na halimbawa, ilan? Ito ay ginagamit sa pagtatanong sa dami o bilang. Tingnan natin ang mga halimbawa. Ilan ang dumalo sa iyong kaarawan? Ilan ang nawawala mo ng kwaderno? Ilan ang halaman na diniligan mo? Para sa ikawalong halimbawa, anin? Ito ay ginagamit sa pagpapapili. Mga halimbawa, alin ang binili mo sa tatlo? Alin ang isusuot mo, ang pulang damit ba o ang asul? Alin ang gusto mong kainin, ang kanin ba o tinapay na lang? Para sa susunod na halimbawa, magkano? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa halaga ng pera. Tingnan natin ang mga halimbawa. Magkano ang binili mo na sapatos? Magkano ang pera na binigay sa iyo? Magkano ang nagastos mo para makabili ng gamit? Para sa susunod na halimbawa, gaano? Ito ay para sa sukat o bigat. Halimbawa, gaano kabigat ang dala ni nanay? Gaano kalaki ang bahay nila? Gaano kalawak ang bakuran niyo? Dahil tapos na nating talakayin ang mga halimbawa ng mga panghalip-pananong na ginagamit kung isahan ang sagot, talakayin naman natin ngayon ang mga halimbawa ng panghalip-pananong na ginagamit kapag maramihan ang sagot. Una, ano-ano? Ito ay ginagamit sa pagtatanong para sa dalawa o higit pang hayop, bagay, katangian, pangyayari, at ideya. Tingnan natin ang ilang halimbawa. Ano-ano ang kinain mo sa handaan? Ano-ano ang alaga mong hayop sa bahay? Ano-ano ang nangyari sa palaro? Ikalawang halimbawa, sino-sino? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dalawa o higit pang tao. Mga halimbawa, sino-sino ang gumawa ng bahay niyo? Sino-sino ang nanalo sa paligsahan? Sino-sino ang nagturo ng sayaw sa inyo? Para sa ikatlong halimbawa, kani-kanino? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dalawa o higit pang tao. Halimbawa, kani-kanino napunta ang papremyo? Kani-kanino mo binigay ang mga imbitasyon? Kani-kanino ang mga tsinelas sa labas? Ikaapat na halimbawa, saan-saan? Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dalawa o higit pang lugar. Halimbawa, saan-saan kayo namasyal sa Baguio? Saan-saan mo dadalhin ang mga pagkain? Ngayong natalakay na natin ang kahulugan ng panghalip-pananong at ang dalawang kategorya ng panghalip-pananong na isahan at maramihan, subukan naman nating sagutan ang gawain isa. Ang panuto, piliin sa loob ng kahon ang wastong panghalip-pananong na tinutukoy sa pangungusap. Ang ating pagpipilian na sagot ay ang mga sumusunod. Sino? Ano? Saan? Kailan? Bakit? Paano? Ilan? Alin?
gaano at magkano. Para sa unang bilang, ito ay panghalip pananong na ginagamit sa pagtatanong ng katangian ng hayop o bagay. Ang tamang sagot ay ano? Para sa ikalawang bilang, ang panghalip na pananong na ito ay ginagamit naman sa pagtatanong ng petsa o panahon. Ang tamang sagot ay kailan? Para sa ikaapat na bilang, ginagamit naman ang panghalip na pananong na ito kung nais pumili ng isang bagay. Ang tamang sagot ay alin? Para sa ikaapat na bilang, ito ay ginagamit sa pagtatanong ng pamamaraan. Ang tamang sagot ay paano? Para sa ikalima at huling bilang, ginagamit ito sa pagtatanong ng dahilan ng isang pangyayari. Ang tamang sagot ay bakit? Nasagutan niyo ba ng tama ang lahat ng tanong sa ating gawaing isa? Kung ganon, alamin naman natin kung ano ang mga dapat nating tandaan tungkol sa paksang aralin natin na panghalip pananong. Dapat nating tandaan na ang panghalip pananong ay mga katagang ginagamit sa pagtatanong na maaaring tungkol sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay maaaring isahan at maramihan. Sagutan naman natin ang gawaing dalawa. Para sa panuto, alin ang wastong panghalip pananong? Isulat sa malinis na papel ang inyong napiling sagot. Para sa unang bilang, patlang ang gusto mo, ang relo o ang sapatos. A. Bakit? B. Alin? O C. Sino? Ang tamang sagot ay titik B. Alin? Para sa ikalawang bilang, patlang ang ibinayad ni Arlinda para sa mangga. A. Bakit? B. Alin? O C. Magkano? Ang tamang sagot ay titik C. Magkano? Para sa ikatlong bilang, patlang hindi agad nakarating ang bayad ni Pilar. A. Bakit? B. Alin? O C. Magkano? Ang tamang sagot ay titik A. Bakit? Para sa ikaapat na bilang, patlang ang kukuha ng ulam na binili sa palengke. A. Kailan? B. Sino? O C. Paano? Ang tamang sagot ay titik B. Sino? Para sa ikalima at huling bilang, patlang niya tinanggap ang pagkawala ng asawa niya. A. Kailan? B. Sino? O C. Paano? A.
Ang tamang sagot ay titik C. Paano? Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, sagutin natin ang gawaing tatlo. Ayon sa iyong natutuhan, tama ba o mali ang mga pahayag tungkol sa panghalip pananong? Gumuhit ng check sa patlang kung tama at X kung ito ay mali. Para sa unang bilang, ang mga panghalip na pananong ay maaaring isahan o maramihan. Ang sagot ay check. Pangalawang bilang, ito ay naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang sagot ay X. Para sa ikatlong bilang, ang mga pangungusap na patanong ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa tandang pananong. Ang tamang sagot ay check. Para naman sa ikaapat na bilang, maramihan ang panghalip na pananong kung ang inaasahang sagot ay maraming tao, bagay, at pangyayari. Ang sagot ay check. Para sa ikalimang bilang, ang sino, ano, at saan ay mga halimbawa ng panghalip na pananong na isahan. Ang tamang sagot ay check. Nasagutan niyo ba ng tama ang lahat ng katanungan sa ating gawain? Kung ganon, lubos na nang nauunawaan ang ating paksang aralin tungkol sa panghalip pananong. Ituloy natin ang pagsasagot dito sa ating pag-alam sa natutuhan. Para sa panuto, palitan ng angkop na panghalip na pananong ang bawat pangungusap. Gawing gabay ang mga salitang may salungguhit, isulat sa malinis na papel ang inyong sagot. Sa bahaging ito, mga bata, kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para basahin at unawain ang bawat bilang. Kayo rin ang magkakaroon ng sapat na oras para isulat ang inyong sagot. At sa susunod na bahagi, gagawin naman natin ang pagwawasto sa inyong isinulat na sagot. Para sa unang bilang, ang magkakaibigan ay masayang naligo sa ilog. Pangalawa, bumili si nanay ng hinog na mangga, saging at pakwan kahapon. Pangatlo, ang pamilyang Kiming ay may tatlong anak. Pang-apat, kami ay uuwi ng probinsya sa susunod na bakasyon. Pang-lima, noong nakaraang lakbay-aral, kami ay pumunta sa Quezon Memorial Circle, bahay ni Jose Rizal at Enchanted Kingdom. Yan ang limang pangungusap, mga bata. Ngayon, oras na para isulat sa mga
Tapos na ang oras ng pagbabasa at pagsasagot, mga bata. Oras na para iwasto ninyo ang inyong mga sinulat na sagot. Nasagutan niyo ba ng tama ang lahat ng tanong sa ating gawain? Kung ganon, lubos niyo nang nauunawaan ang ating paksang aralin tungkol sa panghalip pananong. Subukan natin ulit sagutan ang isa pa nating gawain, ang pangwakas na pagsusulit. Ang panuto, unawain ang tanong sa bawat bilang. Isulat sa kwaderno ang iyong napiling sagot. Sa bahaging ito, mga bata, ay magkakaroon kayo ng sapat na oras para basahin at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Matapos ng 5 bilang, tsaka natin titingnan at iwawasto ang inyong mga isinulat na sagot. Simulan na natin. Tapos na ang bahagi ng inyong pagbabasa at pagsasagot. Ngayon ay oras na para iwasto natin ang inyong mga sinulat na sagot sa inyong papel o kwaderno. Diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay nakakuha kayo ng matataas na puntos at naunawaan niyo ang ating paksang aralin na tungkol sa panghalip pananong. Muli mga bata, maraming salamat. Ako ang inyong guro sa araw na ito, si Binibining Criselle Ladia. Paalam!